So yun mga kalapatids, pagsamahin na nga rin natin sila. Baka pagsamahin pa ng iba, ano? Ayan, buksan ko lang muna itong cage ng kak. Tapos kuhin natin ito si Brownie. Ayan, hoping na mag-pair na sila mga kalapatids para ma-breed na natin sila at makuha na ng mga young bird, no? Ito, kuhin na natin si Brownie. Ayan, ang healthy ni Brownie mga kalapatids. Ito. So ayan, for the first time, meron na ulit pare si Brownie mga kalapatids. Welcome back again mga kalapatids. Ayan, eto nga pala si Sabrina. Hi ka sa akin. Hi. So ayan, eto nga pala mga kalapatids yung bili nating patuka, ano? Ayan, kasama ko yung anak ko. Hi ka sa akin. Hi. Ayan, bali 5 kilong flyer mix yan mga kalapatids. Tsaka eto, kumuha na rin tayo ng Integra 2000. 3 kilo naman yan. Bali, nabili natin tong 3 kilong Integra na yan sa halagang 105 pesos. Tapos eto namang fly remix, 5 kilo yan, 39 pesos isang kilo, bali 195. Kaya ayan, pumatak ng 300 pesos mga kalapatids. Dahil eto nga, wala nang laman yung mga patukaan natin dito, no? Kaya eto, kumuha tayo mga kalapatids ng mga patuka. Napakagandang klase ng patuka na yan mga kalapatids. Bukod sa maganda, mura pa, tsaka nauutang pa, no, mga kalapatids. So yun, shoutout kay Idol Reggie. Kumukuha tayo sa kanya ng patuka, tapos nagbabayad na lang tayo linggohan. Yan, pagka naubos na yung mga patuka na yan. Yan, makulit tong anak na to eh. Mag-hi ka ulit, Sab. Hi. So yun, salin ko lang muna, mga kalapatids. Yan, salin natin, mga kalapatids. Para hindi bukbukin. Yan, 5 kilo nga lang yan, nabawasan natin dahil nga nagpatuka tayo kayo ng umaga. Yan, medyo may dumi pa, no? Bali, yung pangalan nga pala ng flyer mix na to, Hagibis yan, mga kalapatids. Yan, kung napapansin nyo, wala siyang mga mani, ano? Pero yung iba, merong mga mani nakasama. Ito lang flyers na to, wala. At ito nga yung Integra 2000. Maganda to sa mga inakay na kakapisa pa lang. Mas mabilis kasing lumaki yung mga inakay nyo pag gagumamit kayo na to. At ito nga lang yung subok ko rito sa mga breeder natin. Kaya ito lang, mulat mula yung ginagamit natin, no? Yun, isalin ko na rin mga kalapatids. At para makita nyo kung anong klase itong patuka na to. Yan, bali 3 kilo yan mga kalapatids. So eto mga kalapatids, ayan, meron pang resibo. Ayan, yung itsura ng Integra 2000. Pagka first day pa lang yung young bird mga kalapatids, eto lang muna ibibigay nyo. Pagka nag second day na yung young bird, pwede nyo nahaluan ng gayto mga kalapatids. Ayan, pagkasamahin nyo na yan. Hanggang sa lumaki yung inakay, gayto lang ipapatukaan nyo. Kasi yun lang yung sistema ko rito sa mga breeder natin na may mga young bird na sinusubuan. Ayan, maganda yan mga kalapatids, oh. Nagsisilbing gatas yan sa mga breeder natin para sa mga inakay nila, no? Yun, salin ko na rin mga kalapatids. Pagka nagkakalapati kayo, handa kayo sa gastusin mga kalapatids, ano? Dahil magastos talaga yung pag-iibon. Alam na alam ng mga pansir yan. Kaya pagka binigyan kayo ng kalapati ng mga kakilala nyo, nagpasalamat kayo dahil hindi biro yung patuka, yung gastos, para lang sa isang kalapate, no? So ayan mga kalapatids, yung patuka na nakuha natin. Siguro aabutin na yan mga kalapatids na isang buwan, no? Dahil nga konti lang naman tayo magbigay sa mga kalapati natin. Hindi naman tayo sobra-sobra magbigay. Dahil talaga inaano lang natin sila, dinidisiplina sa patuka. Mentras kasi dinadamihan niyan, mahanawa sa patuka yan mga kalapatids. Kaya dapat konti-konti lang yung ibinibigay nyo. Ilabas na rin natin to mga kalapatids, yung apat natin na young bird dito para ma-viewing. Yan, lalo na yung mga anak ng old Taiwan natin yan mga kalapatids. Ito rin yung galing kila Adi, yung ina-handfeed natin, ano? Ito, malaki na siya mga kalapatids. At ito nga rin yung isa. Bali yan nga pala kahapon mga kalapatids na wala sa routing. Rumonda sila, inabot sila ng isang oras. Nung pagbalik, kulang tayo ng isa. Buti lang nakabalik siya nung hapon. Kaya ayan, kumpleto pa rin, ano. At yun, ilagay na rin natin sila rito sa cage natin para mailabas na rin natin. So ayan silang apat mga kalapatids, ano.
Lalabas na nga rin natin sila at susulitin natin yung araw hanggat hindi umuulan dito sa atin. Yan. At sa mga newbie nga pala na nagtatanong sa TikTok account natin, ilang oras nga ba tayo nagbo-viewing dito ng mga inakay, no? Yan, lagay ko lang muna mga kalapatids. Oops, yeah. Yan. Bali, nagbo-viewing nga pala tayo ng mga young bird mga kalapatids. Pagka sa umaga, pagkatapos sila kumain, yan, inilalabas natin sila. Tapos, pagka medyo mainit na at nabibilad sila, ipinapasok ko na din. Pero pagka ganyang lilim naman, inaayaan ko lang sila rito sa labas, ano? Para mas matagal, mas maganda. Para mas lalo ilang makabisado yung area natin. Lalo na yung mga ganyang edad, medyo lumilinaw-linaw na yung mga mata. Kailangan matutunan na agad nila yung area nyo, ano? Kaya pagka may mga young bird kayong ganyang edad, ilabas nyo na mga kalapatids para ma-viewing. Kailangan talaga na bu-viewing yung mga young bird na ganyan para in case man na matutunang lumipad, makakabalik agad sa loob nyo, ano? Ganyan lang ang technique mga kalapatids para sa mga young bird natin para iwas overfly, ano? So yun, puntahan lang natin mga kalapatids yung bago nating breeder doon na iasalang. So tara. So eto na nga mga kalapatids yung bagong pares natin dito, ano? Bali pang ayam natin na breeder yan. Ito yung Batman natin na napili ng mga tropang kalapatids natin na ay pares kay Brownie. So ayan, no? Maganda na yung katawan niya mga kalapatids. At ito nga si Brownie, yung pair ng Batman natin na nawala, ano? Nawala sa San Jose. At ngayong araw, ayan, ipapares na nga natin siya dito sa Batman. Ayan siya mga kalapatids, no? Kunin na rin natin si Brownie para mapagsama natin. At sigurado ko pares na yan mga kalapatids dahil nga tatlong araw na sila dito. Ayan. So ayan na mga kalapatids, kung napapansin nyo, effective yung ginawa nating technique sa pagpe-pairing. Magkabukod muna talaga dapat ng cage yung cock at saka hen. Ayun no? Para maiwasan nyo na masaktan yung hen o kaya mabugbog yung cock. Ayan, ganyan lang mga kalapatids. At kung napapansin nyo nga mga kalapatids, wala na rito yung dalawang barako, no, na itim tsaka yung blue bar. Dahil yung mga tropa kalapatids natin dito na mga batang pansier, pinalitan nila yun ng isang inahing manok, ano? Bali dalawang kalapati natin sa isang manok nila. So hindi ko naman pinagkait yun mga kalapatids at pinalitan natin. Dahil ayun, yung manok na yun, kinatay namin mga kalapatids, ano? Yan, tamang ulam lang din. So ayan, yung update dito sa bago natin pairing na breeder. Ayan, mamaya lalagay na rin natin sila ng pugaran, no? So yun, mamaya lang ulit mga kalapatids. Ganito nga pala mga kalapatids yung ginagamit ko sa mga breeder natin sa pugad nila. Ayan, kusot yan. Hindi nga tayo gumagamit ng buhangin dahil nga wala naman tayong ganong buhangin dito, no? At eto, marami tayong ganito dahil nga furniture yung likod namin. Dahil eto lang naman mga kalapatids yung mulat-mula nagagamit natin, no? At wala namang nagiging problema sa mga young bird natin. At yun, lagay na rin natin doon kila Brownie mga kalapatids. So ayan mga kalapatids, mga 2 weeks lang siguro mag-iitlog na to, no? Dahil nga parehong sabik na yan sa isa't isa. Kaya hoping na magsimilya rin yung mga magiging itlog na itong si Brownie. So yun mga kalapatids, i-update ko lang kayo pag nag-itlog yan. Ayan sila, no? Diyan muna sila mga kalapatids. At eto nga ang mga young bird natin dito. Ayan, naka-viewing dyan. Ganyan nga lang pala kataas yung viewing area nila. Ayan, pinatong ko na rito sa ibabaw ng loft natin, ano, mga kalapatids. Nagbo-viewing tayo sa maghapon pagka nakabantay tayo mga kalapatids. Pero pagka wala naman tayo, pinapasok natin sila. Baka kasi pagka wala kang bantay, papuntahan ng pusa, no, mga kalapatids. Baka mapano pa. Pero pagka ganyang mga edad, ayan, dapat talaga inumpisa nyo ng i-viewing yan para matutunan nila yung area nyo. In case man na mapawalan nyo sila, ayan, medyo sanay-sanay na sila dahil makakabisado na nila yung area nyo. At yun, ipasok na rin natin sila mga kalapatids. At bago nga tayo matapos mga kalapatids,
Shoutout nga pala muna kay Edward Llosa, Jason Legaspi, Jay Maglop from Angeles City, JR Sariente, Giancarlo Rialin, Luna Lop, Michael Santos, Jaden Sebastian, Jerwin Bernardo, at shoutout na rin kay Fidel Patricio. Yun, salamat suporta nyo mga kalapatids. At pakisuportahan na rin tong YouTube channel ng Business Buddy. Yun. At abangan na nga lang natin tong bagong pairing na to pagka nag-itlog na. So yun. At pagka papapasukin nyo na sila sa loob ng loop nyo, sa trapdoor nyo rin sila papapasukin mga kalapatids. Para hanggat bata sila, sinisimulan nyo ng disiplina, matutunan na agad nila yung trapping ano. So yan mga kalapatids. Pasok. Ayan, pumasok na isa. Pasok. Ito yung pinakabatang young bird dito, mga kalapatids, na anak ng Old Taiwan. Ayan, medyo pasway pa. Pasok. Yun. So, gawin lang, mga kalapatids. Pagka may tinuturuan kayong mga young bird, ano? Simulan yung turuan sila sa ganyang edad para hindi kayo mahirapan. Ayan sila, ano? At dito ko na nga lang muna tatapusin tong video na to. At kung bago ka pa nga lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Hit mo rin notification bell para like update sa pinabago nating videos. At yun, i-update ko lang kayo ulit sa mga susunod nating video, mga kalapatid, sa mangyayaring maganap dito sa loop natin. Ako nga pala muli si JB Official na nagsasabing, magsumigap na mabuti para may pambili ng patukan ng kalapati. So yun lang. Like, share, subscribe mga kalapatids. Keep safe and God bless. Ay kasama na. Ingat. Peace out.